Hi guys! Kamusta kayo? It's been a while na nakagawa tayo ng video. Okay, for today, gusto natin malaman kung ilan na ba yung running salary, no? Yung total running salary up to date, ibig sabihin ngayong August 18, okay, magkano yung running salary per employee? So, ang kailangan natin ngayon, mabilang ilan ba yung araw na present siya? Ilan yung araw na half day siya? Ano po ibig sabihin kapag half day? Siyempre, pag half day, yung salary mo, kalahati lang, di ba? Kung 500, pag half day lang, pagka salary per day mo is 500 and then ang half day mo is 250. So dito sa database natin sa kaliwa, ito yung ating pagbabasihan. So papansin niya may date, ang date ay August 1, pumasok si A hanggang E, present sila. August 2 naman hanggang kay A hanggang kay E, half day naman. And then August 3 naman sila, present sila lahat. Now, paano natin yan i-compute? Ngayon, ang kailangan natin dito malaman, dito sa table natin sa right side, no, para ma-fill up natin, ilang araw present si A? Yan, no? Diba? Ilang araw present si B? Ilang araw present si C? So, for the start, count if tayo. Or count ifs, para mas dalawa yung criteria natin. May ipapabilang tayo based sa criteria. So, equal sign, count ifs, no? Mapapansin nyo, nag-bold si criteria range 1. Ibig sabihin, saan makikita ang unang criteria? Ang unang criteria natin ay present, di ba? Saan siya makikita? Dito sa column C. Yan, no? Napansin nyo po, column C. Buong column, bakit? Para pag nag-update kayo sa ilalim, okay, automatic pa rin siya. No? Automatic pa rin siyang mabibilang. Mamaya ipapakita natin kung paano ba nag-work yon. So, criteria range 1, dito sa column C, and then comma. Mapapansin nyo, nag-bold yung criteria 1, no? Ano yung criteria 1 na susunod? Ito pong present. Excel, pakihanap mo nga itong present dun sa column na yon, di ba? And then comma. Ayun. Criteria range 2. Okay. Ano pa yung papahanap mo sa akin? Saan makikita yon? Dito naman, sa column B, yung employee name, no? And then comma. Ano naman yung hahanapin dun sa column B? Yung pangalan ni A. Okay? And then, close parenthesis. Ayun, dalawang beses pa lang present si A. Tinan natin, ha? A, 1. And then, A, present. Now, paano pag dinagdagan ko po dito sa ilalim, no? Copy-paste ko lang po ito. Papansin nyo, dalawa lang po yung present, no? Dito po sa ilalim, lalagay ako. Naging tatlo na. Bakit? Kasi ito na yung column na pinaghanapan ni Excel, eh. So, meaning, kapag nag-a-update ka pababa, automatic yan mag-a-update. Okay? So, tatanggalin ko po ulit. Yan, pansin nyo, dalawa na lang ulit kasi dynamic ang ating formula. Now, paano naman po dito, no? Sa BCDE, pwede naman i-autofill pero wag basta-basta. Okay? Lagi pong tatandaan, maglalock muna tayo. Pansinin nyo po yung formula. Criteria range 1, ito po, nakalock na yan, automatic pag buong column. So, ano yung criteria mo? Ilalock ba natin tong present? Yes. Kasi, ito yan, no? Same lang naman sila, eh. Yan, no? Diba? Ilalock natin yan. Ang hindi lang natin ilalock, itong E6 para bumaba siya, si B. Mapunta siya kay B mamaya. Enter ko po, ah. Tapos, ito po. Tingnan natin. Autofill. Yan. E7 na yung criteria range to niya. Papansin niyo po. Pero nakalock siya sa present. Okay? Now, paano naman sa number of half day? So, ganun din. Count ifs tayo. Diba? Count ifs. Open parenthesis. Criteria range 1. C pa rin. Saan makikita? And then, comma. Ano yung criteria na ipapahanap natin? Yung half day. And then, comma. Criteria range 2. Saan makikita? Sa column B. Ano yung ipapahanap natin? Siyempre, si A pa rin. Kasi doon tayo nagsisimula, eh. Diba? Close parenthesis. Oh, isang beses pala nag-half day si A. Okay? Again, bago tayo mag-autofill, maglalock muna tayo ng criteria, which is yung C2, yung half day. Hindi kasi siya pwedeng mawala. Kasi yun yung half day na criteria na kailangan makita ni Excel. Yan. Kasi number of half days ang ating sinosolve. Ayun. So, tag-iisa pala sila. So, pansinin natin, natatanggalin ko pa. Papalitan natin yung half day. So, wala nang half day si E. Kasi, pag nag-update ka dito sa iyong database, automatic mag-update sa iyong
formula. Now, paano naman yung running salary, no? Ganito po siya. So, mumultiply natin yung number of present niya, di ba? Doon sa salary per day. Tama po. Okay? And then, i-add naman natin kung may half day siya. Ayan o, i-add natin sa half day. Alright? Pero, para makuha mo yung half day, di ba? Kailangan yung salary divided by mo sa 2. And then, i-multiply mo pa ito. Okay. I-dissect natin, ha? Una, number of present, i-multiply nyo sa salary per day, ito po yung G6 and F6. Kasi kung halimbawa, dalawa, so 1,000, eh may half day siya. Di ba? Eh yung half day niya, hindi naman buong salary. So, kailangan yung yung full salary niya na 500, i-divide mo yung sa 2. Okay? After mo ma-divide sa 2, which is 250, i-multiply naman niya kung ilang beses siya nag-half day. Okay? So, halimbawa, isang beses lang siya nag-half day, 250 tong sagot dito, and then dito naman, 1,000. So, dapat 1,250. Okay? I hope nakukuha nyo, ha? Pasensya na, hindi ko masyado ma-explain. No? Pero, ganun siya naglalaro. So, again, mumultiply mo kung ilang beses siyang present sa salary, tapos kung may half day naman siya, yung whole salary niya i-divide mo by 2 and then i-multiply mo kung ilang beses siya nag-half day. Enter. And tapos, autofill lang natin. Ayun. Diba? Double check yung ano, ha? Double check natin lagi yung ating mga formula. Dapat tama kung ano yung mga nagkukulay. Okay? So, yan na pala siya, no? Nakuha na natin. Ngayon, paano yung total running salary? Isasum lang natin siya. Diba? Sum. Open parenthesis. Yun na. Yun, no? 9,200 na pala yung binabayaran natin. Now, mag-a-update tayo sa ilalim, ha? Ika-copy natin to. Tapos, update natin dito sa ilalim. Yun, no? Automatic na dadagdagan sila. Tapos, nag 12,700 na ang iyong. Yan. So kung ganito ang table natin, mas madali sana 'yon. 'Di ba? Tapos i-copy paste na lang natin 'to. For example, gagawin naman natin siyang 4. And then 5. Sorry. Oops. Copy, paste, and then hanggang kay E. Yan. Ayaw niya. Okay. And then dito naman 5, no? Ayun. So, yan na. Diba? Oops. Teka. Pulang pula. Si E ng half day. Ayun, no? Nagkaroon na siya ng half day yung si E. So, ito rin. So, yan. And, syempre, wag kakalimutan mag-control S. Cost, as always, di ba? So, yan. Running total salary natin ay 14,450. I hope may natutunan kayo, guys. Maraming salamat. Bye-bye!